Alright, habang hindi pa po tayo makapag-live and makapag-basking, ito muna ipakita ko sa inyo. Alam niyo po, ito kasi ang background namin pag nagla-live si Nicolo tsaka si Enchongo. At may nakapansin itong naka-frame na ito. Tito Juanlo, ano ba yung naka-frame na yan? So ito po ay isang newspaper article na lumabas noong October 19, 2010. Mahigit 10 taon na pong nakakaraan. To be exact, about 14 years. Ano po? Ito po ay sinulat ni Ginoong Nestor Cuartero ng Manila Bulletin. At tuwan-tuwa po ako sa article na ito dahil malaki yung picture ko eh. Halos one-third ng page. At meron din kaming picture ni Ryan at saka ni Juday. At kami ni Nicolo, syempre. Yan po yung unang-unang beses na na-feature ako sa isang newspaper article na ganito kalaki yung litrato. Ah. Yung iba, pangalan lang. Halos hindi mo na nga mabasa. Isa pa, ay ito namang article. Medyo madilim, pasensya na kayo. Ah. From Talentadong Pinoy to the World. Maganda rin dahil may picture kami ni Tito Dolphy with Nicolo at mga artista ng Batibot. Ito naman ay sinulat ni ang aking kaibigan, the late Debsy Carballo. Ayan. Of the Philippine Star. Philippine Star naman ito. At ito naman, malaki rin to. Buong page din ito eh. Ayan, may picture kami ng marionette. Pati van ko, pinakita pa. Yung aking talentadong Pinoy trophy, pinakita. At yung iba ko pang mga puppet. Siyempre, hindi mawawala. Si Nicolo. At ito naman ay sinulat ni the late Bayani San Diego Jr. sa Philippine Daily Inquirer. Ang pinanghihinayang ko ay yung nawawala. Tinabi ko na yun pero nawala. Yung isa na namang feature sa Manila Bulletin na dalawa lang ang picture sa buong page. Kaming dalawa ni Manny Pacquiao. Eh, sayang nawala. Papa-frame ko rin sana. Okay? Yan lang po.